Hi guys, welcome back to my channel. This is Seen, and if you're new here, please don't forget to click the subscribe button down below. Like this video, comment down any vlog ideas that you want to share with me. So, for today's video, I'm just going to do a little chit chat on how I got this YouTube FunFest tickets. So guys, I've been through a lot just by getting these tickets. So I'm going to start with saying na sobrang hirap, guys. As in, sobrang hirap mga pagsapalaran. So the first try na ginawa ko para makakuha ng tickets is I joined the giveaway, the meet and greet giveaway tickets ng YouTube FanFest, which is you just have to guess kung sino yung nasa lineup. So confident ako, guys, na nasagutan ko siya. Kilala ko kung sino siya. I think I'm one of those na nakahula agad doon sa top sa 14 artists na nasa lineup. Kaso itong issue, guys. A few hours after I posted the lineup, yung entry ko, I saw one Twitter account which has also the same lineup na nakita ko, and guess what? The Twitter handle for Andrea Brillantes is different on that Twitter account to what I have submitted. So, mali yung Twitter handle na nailagay ko dun sa entry ko. So, nawala na ako ng pag-asa dun sa meet and greet ticket giveaway. So, but still, nagkaroon pa rin ako ng chance kasi I know that Ticket World and YouTube FanFest will release free tickets sa public on April 19th. So, nagantay ako, nag-alarm ako sa phone, sa Mac, and around 5:50, naka-ready na ako, naka-new tab, naka-dalawang tab na ako, same account, and kung nandito ka at na-experience mo yun, you know what I've experienced. 500 internal error. Please don't refresh. Tapos ito yung mas nasakit, guys. Nasa shopping cart nyo na. Mawawala pa. Alam mo yun? Yung pag nasa grocery ka, nasa mall ka, tapos may nilagay kang gamit sa shopping cart mo, tapos bigla may kumawala. Like, you're like, yun yung rant ko eh. Yung sabi ko na, sana fair, na nasa shopping cart mo na, dapat sa'yo na yun. Hindi yung nasa shopping cart mo na, tapos may time out, ek siya. Eh, ang bagal kaya ng website nyo, Ticket World. Tapos kasalanan namin, sabi niyo yung time out is there because, ganito kanya, ang bagal po kaya ng site nyo, my goodness. Next time po, YouTube FanFest, please do, like, mag-release na lang kayo sa mga outlets. Kaya naman din naman po namin pumila. Kaysa naman, yun na dyan sa internet, easy access nga. I mean, easy access kasi internet. Pero what? Alam yun, yung pag pumila kasi kami, alam namin na meron kaming tickets na makukuha dun sa inantay namin. Kaysa dito sa nakaantay ka, nakaabang ka sa screen, nag-refresh ka, hindi ka na nag- alam mo yun, tapos doon ka na nakatutok, tapos wala ka naman pala makukuha. Nakaka-down po. So, same thing goes nung nag-release sila. Kasi around 9 PM, hindi pa rin ako nag-give up. Pero nagkaroon na talaga siya ng error, nag-blackout na siya. And then sabi, they're under maintenance kasi may technical issues and everything. And then, mag-release ulit sila the next day. So, I also waited. I also did alarm my Mac and my phone, and then same thing goes. I want an internal, the screen that is all wide, these are refresh, shopping cart na, nawala pa, same thing. And then after like 3 to 5 minutes, sold out. So, hindi pa rin naman ako nawala ng pag-asa kasi I know that there are a lot of people na makakakuha ng tickets and they will do a giveaway and something like that. So, nagantay ako, and I remember joining 2 giveaways, only 2. First is Sung Ha Joong, and second is kay Miss Reza Kondawi.
Actually guys, I was so happy nung nalaman ko mag-host si Ate Rai kasi nung if you're a follower of Ate Raisa, she did a live where she did a giveaway for Estee Lauder and then nabanggit niya yung tungkol sa YouTube fan base. And nagkaroon ako ng guts na baka isa siya sa lineup. And mag-host siya guys ng festival. Mag-host si Miss Raisa Kantawi ng festival. So, of course, I need to join because I need to see her. So, I really did. I actually, today is today is May 2, 2018. And this is the last date that YouTube released a ticket for the YouTube Fan Fest. So, ito yung mga tickets na hindi nakuha ng mga nakapag-place ng orders noong April 19 and April 22nd. 20th. So, ngayon, hindi ko pa rin umaasa din ako na makakuha pa rin ang tickets kay Miss Ate Raisa. But if not, then it's okay so that some other people can also have that ticket na, you know, pero ito guys, if ever, na makakuha ako no FanFest tickets for Ate Raisa, then that ticket will be mine and itong apat na tickets na to will be the giveaway. Pero for now, I'm just going to do a giveaway for two. So, yun na nga. May 2nd, naglabas ulit sila ng tickets and then, ito na guys, nakakuha na ako. And if you're asking why I do have 4 tickets instead of just 2, because 1 account is equivalent to just 2 tickets, napag-alam ako guys na to be able to have a different phasing sa isang tab at sa isang tab, kailangan magkaibang account. So, itong tab na isa na inopen ko kanina is yung Tintin ko. And the other one is my Chestin. So, ang ginawa ko is tinignan ko kung sino yung unang maglo-load. But it ended up loading too fast. As in, sobra guys. Kasi, I mean, alam, super thankful ako guys kasi pinag-pray ko talaga ito. And then yung office mates ko, sinabi ako na, uy guys, mag-pray naman kayo para makakuha ang tickets and everything. So, guys, yung dalawang tab, nag-load siya, nakakuha ako ng seats, and nakapag-confirm ako. So, ito siya guys. Diba? I'm so happy and I'm so happy, I feel blessed. Siyempre guys, this is a lifetime experience kasi I just started creating videos for my YouTube channel, so sobrang experience to for me. And I know kung nanonood ka man itong vlog na to, I also know that you really want this ticket, so I'm going to share this blessings to you guys. So eto na, all you need to do is to subscribe to my channel. Follow me on Instagram. I'll put the link down below. Like this photo. You need to like that photo, guys. And also, comment down below sa comment section kung sino YouTube artist, mapa local, international, nasa lineup or wala, yung gusto nyo makita sa festival. And also, put your name and your Instagram or Twitter handle para alam ko kung saan po kayo kakatakin if ever kayo yung manalo sa YouTube sa giveaway. And also guys, what I'm going to do is I'm going to post the winner sa aking Instagram. So you really need to follow me. Ipo-post ko doon yung names ng mga winners so that you will also know and be notified na kayo yung nakuha ko. If ever na hindi ko kayo ma-contact sa inyong Instagram handle, just to make sure, ma-post ko doon ko yung mga names na mananalo ng 2 tickets. So guys, that's it for the video. Again, subscribe to my channel, follow me on Instagram, like this photo, comment down your name, your Instagram handle, your Twitter handle, and kung sinong artist gusto nyo makita sa YouTube Fan Fest. So, thank you guys, and I hope I shared
the good vibes sa inyo. Kasi sobrang saya ko talaga na nakakuha na ako ng YouTube FanFest tickets. So, that's it for today, guys. And I'll see you guys on my next vlog. As I always say, always choose to be happy and keep smiling. Bye for now.